Magandang umaga! Magandang umaga po! Kamusta ka naman, Jemima? Okay lang po. Mabuti kung ganun. Ngayong umaga ay may babasahin tayong maikling istorya. At pinamagatan itong Ang Pitaka ni Aling Vika. Tama! Ang Pitaka ni Aling Vika. Handa ka na bang makinig? Opo. Kung handa na makinig ay simulan na natin. Isang araw, habang naglalakad ang magkakaibigang si Naneli, Iska at Von ay may nakita silang pulang pitaka. Anong kulay nga ulit ang nakitang pitaka ng tatlong magkakaibigan? Pula. Tama! Mabilis itong pinulot ni Von at tinignan kung ano ang laman ng pitaka. Nakita niya na may laman itong malaking halaga ng pera. Agad niyang sinabi na, paghatian na lang natin ang perang ito para makabili tayo ng maraming pagkain at mga bagay na gusto natin. Sa tingin mo, Jemima, tama ba ang sinabi ni Bon? Hindi po. Hindi tama. Subalit, mabilis na hindi sumang-ayon si Nelly sa kanyang naisip. Kinausap ni Nelly ang kanyang mga kaibigan. Hindi nyo ba naisip na paano naman ang may-ari ng perang ito, Iska at Von? Hindi tama na bibili at kakain tayo ng masasarap na pagkain na hindi naman sa atin ang perang ipinambili? Kaya't halika na at ipaalam na natin ito sa barangay. Napag-isip-isip ito ni Von kaya sumaman rin siya kina Nelly at Iska na magtungo sa barangay. Saan nga ulit pupunta ang tatlong magkakaibigan? Sa barangay. Tama! Aling Vika, bakit ka po umiiyak? Ano po ang nangyari sa inyo? Tumikil ito sa pag-iyak. Nawala kasi ang aking pitaka. Nandoon kasi ang pambayad ko sa ospital sa aking anak. Ano po ba ang kulay ng inyong pitaka? Wika ni Iska. Kulay pula iyon, Iska. Sana kung sino man ang nakakuha ay maibalik ito sa akin. Mabilis itong ipinakita ni inya Iska, Nelly at Von. Kung iba siguro ang nakakuha nito ay baka hindi na maibalik sa akin. Wika ni Aling Vika, at nagpasalamat sa tatlong magkakaibigan. Walang anuman po, Aling Vika. Sige, mauna na po kami sa inyo. Ingat po kayo. Wika ni Iska. Sa istoryang ito ay pinakita ng tatlong magkakaibigan ang kanilang katapatan at kabutihang loob bilang mga estudyante. Tama ba ang ginawa ng tatlong magkakaibigan, Jemima? Opo. Maaari mo din bang itong gawin sa iyong sa buhay mo? Opo. Kung mangyari man iyon? Opo. Tama. So ano nga ulit ang pamagat ng aking binasang kwento? Ang Pitaka ni Aling Vika. Tama. Ang Pitaka ni Aling Vika na inihanda ni Mary Yobel Q. Ramos. Maraming salamat sa pakikinig. Salamat po.